Ang puno ay nakatanim sa lupa ng kapitbahay at ito ay umusbong hanggang sa na-invade yung kanyang property at doon niya pinitas. Lumampas, sir. Lumampas. Ang tanong niya ay pwede ba raw niyang pitasin? Magandang araw po sa inyong lahat at ito na naman tayo sa usapang lupa na handog sa inyo ng Foundation for Economic Freedom. Ito pong muli si Atty. Erwin Chamson. At kasama niyo rin po si Atty. George Katigbak. Dito na naman sa isang bagong episode. At ngayong episode na to, magsasagot pa rin tayo ng mga katanungan ng ating mga taga-subaybay. At ano ang tanong ngayong araw na ito, Atty. George? Ito ha, medyo nakakatawa pero totoo nangyayari ito. Okay. Itong ating isang subscriber, tago lang sa pangalang Mando. Itong si Mando daw ay meron siyang kapitbahay. Okay. Na may malaking puno ng mangga. Okay. Na hitik sa bunga, maraming bunga. Mas lalo ngayon, ano? Medyo... Nang minsan daw, nakita niya na parang ang sarap. Parang doon siyang tinatawag ng prutas na, okay, tikman mo ko. Yan. Ayun. Maraming ganyan tayong kababayan. Dahil nakita ni Mando na ito daw bunga ay lampas naman sa kanyang bakod. So, ang kanyang ginawa ay... pinitas! Hindi muna. Nagpunta muna sa kanto. Bumili muna ng alamang, sir. Ayun, okay. Ayan. So, kumuha tapos muna bumalik siya. At pinitas niya. Ang bunga na lumampas sa kanyang bakod. So ano ang tanong ng ating subscriber? Nagalit ang kapitbahay. Okay. So tama ba? Ang tanong ni Mando, tama ba na kanyang kinuha yon? Okay. May karapatan ba siyang kunin ang prutas na yon dahil ito ay lampas na sa kanyang bakod? Hindi naman ito usapang prutas eh. Ano? Hindi, sir. Usapang lupa pa rin. Kasi usapang itong puno na to ay nakatanim sa lupa. Sa lupa. Liliwanagin lang natin na to ni George ha. Ang puno ay nakatanim sa lupa ng kapitbahay at ito ay umusbong hanggang sa na-invade yung kanyang property at doon niya pinitas. Lumampas, sir. Lumampas. Ang tanong niya ay pwede ba raw niyang pitasin? Yes, sir. Okay. So bago natin sagutin yan, Atty. George, medyo malalim yung tanong yan ano? Kasi masalimuot. Ano? Yes, sir. Kailangan natin konsultahin ang mahiwagang aklat. Basa. Okay, so... ang mahiwagang aklat natin diyan, Civil Code, ano? Yes. Ano, ang sabi dito sa Civil Code, ano, sa Article 679. Yes, sir. Na kapag daw ikaw ay magtatanim ng puno, dapat ito ay naaayon sa kostumbre ng lugar ninyo. At ito, kung walang matibay na kostumbre ng lugar, ang itatanim mo ay dapat 2 metro ang layo mula sa dividing line. O doon sa property line, 2 metro. So, yung inyong pinaghatian na lupa, yung pinakabakod nyo, yung boundary nyo. Dapat ang tanim mo, 2 meters away. Ang pinakamalapit. Ang yun, pinakamalapit. So, bakit? At o di kaya ginawa ang 2 meters yan? Dahil ano nga dyan sa mga ugat na lumalampas sa mga sanga. Dahil sa mga sanga na lumalagpas at itong mga bunga na to, mga kasi hindi lang naman bunga ang lumagpas dyan eh. Pati yung dumi ng mga... Yes, sir. Yung madalas na reklamo ng mga kapitbahayan, yung mga dahon-dahon na pumupunta sa bubong, sa alulod, nadudumihan yung alulod. So, kapag lumagpas ang mga sanga na ito, ano ang sabi ng mga mahiwagang aklat? Ayan. Ato ni Katigbak. Diyan sa mahiwagang aklat, sa Article 680, yung kasunod. Yung kasunod na nabanggit article, mo. 680. Kapag lumampas ang mga sanga ng isang puno ng kapitbahay papunta sa inyong lupa, maaari mong pilitin ang iyong kapitbahay. Mag-demand, ano? Mag-demand. Oh, yun ang sinabi, ginamit salita, mag-demand na putulin ang mga sanga na lumalampas papunta sa iyong property. Eh, paano kung may bunga yon? Kasama bunga sa... kasama ang bunga doon sa kanya. Hanggang... Babalikan natin yan. Yeah, kasi putol na yan. Ha? Okay, okay. Eh, paano kung ugat? Ayan. Pag ugat, siyempre dahil kapitbahay mo yun, mahusay din na magpaalam ka. Kausapin mo muna. Kausapin muna. Okay. Pero kung hindi siya pumayag, pwedeng ikaw mismo
ang pumutol. Ang pumutol ng pagkaugat, ikaw na pag-ugat, mismo. Pag-ugat, ikaw mismo ang pumutol. Yun, dahil naninira na siguro. Oo, oh, alam ano? Natin ang ugat. Talaga, okay. Kahit simento, kaya so, niyang sirahin. Kung ang tanong ng kapitbahay natin, ano ating kapitbahay, ano ating subscriber, ano yung taga-subaybay natin, kung ugat ba yung kinuha nito, ugat? Hindi, sir. Hindi, ang kinuha nito, ang kinuha nito ay bunga. Ay bunga. Ayan. Okay, ano? Ang sabi kasi ng mahiwagang aklat sa bunga, sa article, yung kasunod, ano? 681. Ang nagiging iyo doon sa may-ari ng lupang katabi, ano? Ang puno ay pag-aari ni, hindi ni Mando, ano? Hindi. Nung kabila. Kapitbahay. Kapag yung bunga nito ay nalaglag, naturally. Ibig sabihin eh, siguro, hindi sinungkit. Hindi sinungkit. Ano? Hindi tinirador. Hindi tinirador, ano? Naturally, ibig sabihin, maaaring hinangin. Mm-hmm. Okay. Hinug na. Talagang malalaglag na. Ano? Tinuka ng isang giant bird, ano? Giganting ibon tinuka, nalaglag. Natural yan, ano? Yes, sir. Kung saan malaglag, sa lupa nung ni Mando. Kay Mando na yun. Kay Mando na yun. Kung mga ganon, ano? Natural. So, ibig sabihin, sir, ang ayon sa batas, kung ito ay nakadikit pa sa puno, kung sino ang may-ari ng puno na kung saan nakatanim ito sa sa lupa, kung sino may-ari ng lupa ngayon, kanya yon hanggang bunga, kahit ito'y lampas na. Ganun, Atty. Kasi kung sino ang may-ari ng guya, yun ang may-ari ng kalabaw, siya yung may-ari ng guya. So, ibig sabihin, ang may-ari ng mangga na yon eh yung paring kapitbahay ni Mando. Ngunit, datapwat subalit, kapag ito'y nalaglag sa lupa, hanggang natural, may giant bird niya, ano? Giant pigeon, tinukayan, nalaglag, dinaluno ng giant pigeon, kay Mando na yan. Dahil nalaglag na sa kanya. Dahil nalaglag na. Ayan, Mando, malinaw ha, kung ito'y pinitas mo, hindi ito tama, dahil ito ay pagmamay-ari pa ng iyong kapitbahay. Ngayon, kung ito'y nalaglag na at pinulot mo, yan. Pero kung halimbawa, nasosora ka, ano? Nasosora ka dahil talagang bakit naman, kumbaga, parang mansanas na ni Eva, ano? Yung Eva at Adan, ano? Dahil tinutokso ka. Numangga na yan. Ka, dahil yes. Kasi lumagpas sa bakot mo. Magandang manilaw-nilaw na. Manilaw-nilaw na. At saka yung bagoong na ginigisa mo, nangangamoy na. Tawagin mo nalang yung kapitbahay mo at manghingi ka na lang. Sabihin mo, paano naman pwedeng yun talaga yun? Kasi pagkano, pwede mo naman itong ipaputol. Dahil ito ay lumagpas na. Yung usapan natin sa trespassing. Mm-hmm. Trespassing na yung kanyang... Yung kanyang bunga. Yung kanyang bunga. Pero kahit trespassing yun, kanya pa rin yun. Mm-hmm. Ngayon, siguro, paano pag niyugyug? Yugyugin mo? Parang hindi na natural hindi yun, na sir. Hindi na natural yun. Tagyan mo ng giant electric pan para hindi na rin natural eh, ano? Hindi rin siya natural yun. Okay, so, yun mga kababayan, ano? Una, huwag kayong kukuha ng hindi sa inyo. At, Pangalawa, mahalin niyo yung kapitbahay niyo para kusa kayong bigyan, ano? Oo, kaya palitan niyo ng bagoong yung alamang. Oo, okay. Eh, pagkakaimito ba na iba ang rule? Pagkaimito? Sa tingin ko, sir, hindi lang mangga yan kahit anong klaseng... Hindi lang ito mangga, mga kababayan, pati kaimito, bayabas... Mm-hmm. At ibang mga prutas na hindi kayo ang nagtanim, ano, kapitbahay nyo, may mga karapatan kayo dito, pero hindi ang sungkitin ang kanyang bunga. No? Pag yung pagnasaan, yung saging ng kapitbahay. Ano? O, kaya itong ating direktor ay mukhang nagbabalat na ng mangga. Ano? At gusto na tayong pakainin din ng manggang binili sa palengke to. Yeah, tama, hindi ang kinuha sa kapitbahay. Hindi kinuha sa kapitbahay. Kaya ito po si Atty. Chamson. Sana ay nag-enjoy kayo sa episode na ito. At ito naman po si Atty. Judge Katigbak. Nagbibili na, stay safe at huwag niyong kunin ang mangga ng kapitbahay.